Ang mahiwagang palayok ng lugaw. Noong unang panahon, may isang malambing na batang babaeng nagngangalang Melody. Nakatira siya sa isang munting bahay kasamang kanyang ina. Sila ay talagang napakahirap, pero pinasasaya pa rin ni Melody ang kanyang ina sa pagkanta sa kanya. Araw-araw, nagpupunta si Melody sa kakahuyan para humanap na makakain. Inuuwi niya ang anumang bagay na mahanap niya, ngunit sila ay hindi pa rin nabubusog. Isang araw, dala ng kalungkutan sa kahirapan, umalis si Melody ng bahay at nagpuntang kakahuyan para maghanap ng makakain. Kahit gaano man siya katagal maghanap, wala siyang kahit anong nakita. Di nagtagal, di na ito kinaya ni Melody. Naupo siya sa isang bato at nagsimulang umiyak. Habang umiiyak, gamit ang kanyang napakagandang tinig, kumanta siya ng malungkot na kanta. Nang marinig ang kanyang tinig, isang diwata ng kagubatan na nagpakita sa kanyang harapan at nagsabing, "Anong nangyari, aking anak? Bakit ka umiiyak? At anong ginagawa mo mag-isa sa kakahuyan?" "Narito ako para maghanap ng makakain para sa akin at ng aking ina. Mahirap lang po kami at talagang gutom na." Sabi ni Melody, nabakas ang lungkot sa mukha. "Huwag kang mag-alala," sabi ng diwata. At gamit ang kanyang mahiwagang baston, ang maliit na bato ay ginawa niyang isang malaking mahiwagang palayok. Namangha si Melody nang makita ang mahika. "Dalhin mo ang palayok na ito at hindi na muling magugutom ang iyong pamilya." "Mawalang galang na po. Pero ano pong silbi ng palayok na walang laman kung walang pagkaing lulutuin?" Sinabi ni Melody na malungkot ang boses. Kaya naman sumagot ang diwata, "Ito ay isang mahiwagang palayok. Kapag gusto mo ng anumang makakain, sabihin mo, magluto, palayok, magluto. At paghanda na, sabihin mo, tigil, palayok, tigil." Si Melody ay namangha sa regalong natanggap mula sa diwata. At nang may buong paggalang, tinanong niya ang diwata, "Oh, aking mahal na inang diwata, kulang ang mga salita para pasalamatan kayo. Pakiusap, sabihin mo kung ano magagawa ko para sa inyo bilang kapalit." "Hindi ako humihingi ng kahit anumang kapalit. Pero kung gusto mo, maaari mo kong awitan ng magandang kanta araw-araw." Bago pa man makapagtanong muli si Melody, nawala ang diwata ng kagubatan. Pagka-uwi ni Melody sa tahanan niya na walang dala kundi palayok na walang laman, ang kanyang ina ay talagang nalungkot at nagsabing, "Anong silbi ng palayok kung wala naman tayong iluluto dito?" Inangat ni Melody ang palayok sa lamesa at kanyang sinabi, "Magluto, palayok, magluto." Walang nangyari. Nag-alala si Melody, pero biglang nagsimulang umalog ang palayok at sumutsot. Umangat ang usok at biglang bumula ng pinakamalapot na lugaw na nakita nila. Naintindihan na ng ina ni Melody na mahiwaga ang palayok. Sa kanyang sobrang gutom, hindi na niya napigilan ang sarili sa lugaw at tumikim gamit ang daliri niya. Talagang masyado siyang sarap na sarap sa lasa ng lugaw. Sa puntong hindi na niya narinig ang sumunod na utos ni Melody. "Tigil, palayok, tigil!" Kumain sila ng kumain hanggang sa maubos ang laman ng palayok at sila ay mabusog. Masayang hinimas ng ina ni Melody ang kanyang tiyan. At naisip ni Melody, "Ah, oras na para umalis ako at umawit ng kanta para sa diwata ng gubat." Kaya umalis siya ng bahay at muling nagpunta ng kakahuyan. Dito sa bahay, napakasaya ng kanyang ina dahil hindi na siya muling mag-aalala tungkol sa pagkain. Kinolekta niya ang mga luma niyang palayok na ginagamit niya dati at tinapon ang mga ito para mabigyan ng pwesto ang bagong palayok. O hindi. Pinakintab niya at tinapik ang bagong palayok. Siya ay nagutom muli sa lahat ng kanyang mga ginawa. "Magluto, palayok, magluto."
kanyang iniutos. At ayun na nga, mula sa loob ng palayok, maraming masarap na lugaw ang lumabas. Hindi na nag-abalang kumuha ng lalagyan, direkta siyang kumain sa palayok. Ang sarap! Ngunit, kasing bilis ng kanyang pagkain, ang palayok ay patuloy sa pag-apaw hanggang sa bumula ito at umabot sa gilid ng palayok. Naku po! Paano ba pinahinto ni Melody ang palayok? Tama na, palayok! Tama na! Pero ang palayok ay patuloy na umapaw. Madami na, palayok! Madami na! Ang lugaw ay umapaw na sa gilid hanggang sa lamesa. Sinabi ng ayos na ito! Ang lugaw ay tumapon na sa sahig. Ang ina ni Melody ay nagsimula ng matakot. Tigil! Tapos na! Tama na! Ang iniutos niya. Di nagtagal, napagtanto niya ang malaking pagkakamaling na gawa niya. At tumakbo palayo. Ang lugaw ay tumapon mula sa mga pinto at mga bintana hanggang sa mga daan. Bumubula at nagsisimulang gumawa ng malaking alon na gumulong sa buong nayon. Nagtipon ng mga tao sa kanilang mga bubungan at nagsimulang humingi ng tulong. Narinig ni Melody ang paghingi ng saklolo ng mga taga-nayon. Agad siyang tumakbo sa kakahuyan patungo sa nayon. Kumuha siya ng tabla at patinapatpat at nagsagwan patungo sa bahay niya. Nang marinig niya ang labas ng kanyang bahay, sumigaw siya. Tigil! Palayok! Tigil! At iyon, mismo ang ginawa ng palayok. Nang huminto na ang pagkulo, nakita ni Melody na ang lahat ng mga taga-nayon ay may inaabot sa ibaba at sumasalok ng malapot na lugaw sa kanilang bibig. Ang buong nayon ay nasarapan sa lugaw. Sila ay kumain ng kumain ng kumain sa buong taglamig. At wala nang sino man sa nayon ang nagutom, magpakailan paman. Wakas! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! Kumusta mga bata? Ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa isang tupa. Ang pangalan niya ay si Nelly. Siya ay kaaya-ayang tupa at napakaganda. Mahal siya ng lahat. Mga elepante, mga kabayo, mga aso, mga maya, mga loro. Lahat sila ay mahal siya. Isang araw, ang mga magulang ni Nelly ay kinailangang umalis ng baryo para magtrabaho. Pero ayaw naman ni Nelly na sumama sa kanila. Sabi ng nanay niya, Nelly, napakabata mo pa ngayon. Gagala at mapapalayo ka lang habang naglalaro at isang soro ang kukuha sa'yo. Sumagot si Nelly. Inay, huwag kang mag-alala. Nariyan ang mga kaibigan ko. Hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Kaya, ibinilin muna siya sa kanyang mga kaibigan. At pinagsabihan niya si Nelly na huwag lalayo sa bahay ng mag-isa. Lahat ng mga kaibigan niya ay abala sa kanilang mga gawain. At si Nelly ay nagpunta sa malayo habang kumakain ng masarap at sariwang damo. Hindi na niya namalayan kung saan siya napadpad. At biglang, isang soro ang dumating. Nakita niya si Nelly at natukso siya sa katakam-takam na munting tupa. Ngayon, mayroon akong maraming tupa na makakain. Ang soro ay napakasaya. Ngunit pag kinain ko siya ngayon, hahanapin siya ng mga kaibigan niya. Tapos ano nang gagawin ko? Nagsimula siyang makipag-usap kay Nelly at nagpanggap na mabuting kaibigan sa munting tupa at sinabi sa kanya, ang layo ng narating mo. Hindi ka ba natatakot? At sumagot si Nelly. Tama ka! Malayo na ang narating ko ni hindi ko man lang napansin. Sabi ng nanay ko,
Anong sabi ng nanay mo? Sabi ng aking ina, huwag akong lalayo ng mag-isa. Dahil pupuntahan ako ng Soro para gawing hapunan. Yun ba ang sinabi ng nanay mo? Pero hindi ka nakinig sa kanya? Oh, huwag kang mag-alala. Hindi malayo ang bahay ko mula rito. Halika, pwede kang sumakay sa likod ko. Pumunta tayo sa bahay ko. Sige! At naupo si Nelly sa likuran ng Soro. At pagkatapos, nagsimula silang maglakad patungo sa bahay ng Soro. Tingnan mo! Yun ang bahay ko. Ikaw, pumasok ka sa loob at magpahinga. Dadalhan kita ng makakain. Oh, naku po! Ito ang bahay mo? Grabe! Napakarumi naman! Bakit hindi mo nililinis? Ah, hindi ba? Nandito ka na rin lang. Linisin mo na. Sige, ako na maglilinis. Basta ba, dalhan mo ko ng makakain. Sabi ni Nelly at sinimulan niyang linisin ang bahay. Habang naglilinis, nakakita siya ng piraso ng balat ng tupa. Natakot si Nelly. Oh, hindi. Paano kung ang nilalang na ito ay isang Soro? Dapat sinunod ko ang binilin sa akin ni nanay. At nagsimula siyang umiyak. At bigla na lang nakarinig siya ng isang sipol ng Maya. Nang dumungaw siya sa bintana, nakita niyang ito ang kanyang kaibigan, ang munting ibong Maya. Sinabi ng ibon kay Nelly, "Huwag kang umiyak! Sana alam mo na ngayon na isa siyang Soro! Ngayon, may gagawin tayo para matulungan ka. Hindi kanya madaling makakain. Ituloy mo lang ang pakikipag-usap sa kanya gaya ng dati. Ang kaibigan nating si Ginoong Loro ay pinuntahan ng lahat upang matulungan ka." Bigla na lang, huminto siya sa pagsasalita dahil ang Soro ay pabalik na. Pagkadating ng Soro, sinabi niya, "Nagdala ako ng madaming pagkain para sa'yo. Kumain ka muna. May kailangan lang akong gawin sa gubat. Kaya babalik din ako kaagad." "Pero, kaibigan, akala ko ba ibabalik mo ako sa aking tahanan?" "Wala sa bahay ang mga magulang mo. Maaari kang dumito muna ng mga ilang araw. Pagbalik ko mula sa aking trabaho, saka natin pag-usapan yan sa hapunan. Ayos ba?" Umalis na ang Soro, pero kinandado niya kaagad ang pinto ng mabuti. Ngayon kinakabahan na si Nelly at nagsimula siyang umiyak. "Oh, sigurado nga nasa isip niya lang ay ang kanyang kakainin sa hapunan pagbalik niya. Oh, gusto niya akong kainin." Nang biglang, sumipol ang Maya. Dumating ang lahat ng kaibigan ni Nelly. Dumating ang elepante at sinara niya ang pinto gamit ang kanyang trompa. Di nagtagal, nakalabas si Nelly at narinig niya si na Ginoong Kabayo at pati na si Ginoong Aso. "Maaari na ba tayong umuwi?" tanong ni Nelly. At sinabi ng lahat, "Hindi. Hindi tayo uwi ng basta-basta na lang. Una, kailangan nating turuan ang leksyon ng Soro." Pagkatapos, lahat ay magkakasamang nagtipon at gumawa ng plano na turuan ng leksyon ang Soro. Alam niyo ba kung ano ang kanilang plano? Inilagay nila ang tupa sa itaas ng bubong. Ang pusa ay naupo sa pinto sa harapan at ang aso ay naupo sa pintuan sa likod. Si Ginoong Kabayo ay naupo malapit sa pinto. At si Ginoong Elepante ay nagbabantay malapit sa gupat. Dumidilim na. At lahat ay nakatayo sa kanilang pwesto. At nang mga bandang hating gabi, dumating ang Soro. Ang Soro ay gutom na gutom. Naisip niyang kakainin na niya ng buo si Nelly. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya na masyadong madilim. Mayroong kahoy doon, sa pintuan, na malapit ng mahulog. Tapos, sumigaw ang Soro. "Nelly, nasaan ka na? Bakit hindi mo sindihan ang lampara?" Ngunit itinago ni Ginoong Elepante si Nelly sa bubungan. Tapos, sumagot si Nelly. "Kaibigan ko, narito ako sa itaas. Tingnan mo, takot ako sa mga Soro." "Hindi mo na kailangang matakot! Narito ako! Pakiusap, bumaba ka na ngayon!" Sumagot si Nelly. "Hindi! Pakiusap, bumaba ka na! Bakit ka ba umaasta na parang isang bata? Sige, sige! Ganito, ako ang aakyat dyan!
Itatalo na dapat siya sa bubungan nang atakihin siya ng pusa. Meow! Meow! Natakot ang Zoro, kaya naisip niya na dumaan sa pintuan sa likod. Dumaan siya sa likuran at ito ay binabantayan ni Ginoong Tipo. Aff! 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 Meow! Meow! Ang lobo ay inaatake sa bawat pinto. Natakot siya at binuksan niya ang pinto at saka tumakbo. Nang makalabas na siya, handa na rin si Ginoong Kabayo. Sinipa niya ang Zoro ng napakalakas hanggang sa mapilayan ng lobo. Umiyak siya sa sobrang sakit. At nagsimulang tumakbo papuntang gubat. Pero ang gubat ay binabantayan ni Ginoong Elepante. Dinampot niya ang Zoro at hinagis siya ng sobrang lakas sa bato hanggang hindi na siya makatayo. Tapos, naupo si Nelly sa trompa ng elepante at ang lahat ay nagbalik sa kanyang tahanan nang masaya. Sabi ng elepante, "Talagang maswerte ka at nakita ka ng Maya at ng Loro. Kung hindi, hindi natin matuturuan ang leksyon ng Zoro." Kaya mga bata, ano ang aral sa kwento? Ang mga kaibigan ay maging maalalahanin. Tulungan ang isa't isa. Tatlong matatapang na sundalo. Lumaban sila sa digmaan para sa kanilang kaharian at nagkamit ng tagumpay. Ngunit matapos ang lahat, ang hari ay hindi nagbigay ng anumang gantimpala at ipinatapon sa labas ng kaharian nang wala man lang kadahilanan. Ang mga sundalong ito ay kinailangang maghanap sa napakahabang panahon ng lugar na kanilang matitirhan. At sa wakas ay nakarating sila sa gubat. Masyadong madilim ang gubat para makakita ng kahit ano. Silang tatlo ay nagdesisyon na isa-isa. Lahat sila ay magbabantay sa natitirang dalawa. Tapos, dalawang sundalo ang natulog at ang isa ay nangolekta ng mga panggatong upang makapagsimula ng apoy. Magsisimula na siya nang biglang isang duwende ang lumitaw mula sa apoy at tumayo sa kanyang harapan. May suot itong pulang pangginaw at ang ulo niya ay natatakpan ng pulang balabal. Tinanong niya ang sundalo, "At sino ka naman?" "Isa akong mahirap na sundalo. Pakiusap, maupo ka. Gusto kitang makausap." At pagkatapos, ikinuwento ng sundalo ang nangyari. Awang-awa ang duwende sa kanya nang marinig ang kanyang kwento. Sinabi ng duwende na huwag mag-alala. "Sa'yo na tong pangginaw. Babalutin ganito mula ulo hanggang paa." Ang pangginaw na yon ay hindi masyadong malinis kaya ngumiti ang sundalo. Pero ang duwende ay may ibinulong sa tenga ng sundalo. At ang sundalo ay napatingin sa pangginaw. Namangha siya! Hinarap niya uli ang duwende para magpasalamat. Pero ng mga sandaling yun, wala na ang duwending kanyang kausap. Mag-uumaga na nang sabihin ng sundalo sa kanyang mga kaibigan ang kwento tungkol sa kakaibang duwende na nagbigay ng pangginaw. Pareho silang sumagot at sinabing ang pangginaw ay napakadumi at talagang kakaiba. Pero pagmamalaking sinabi ng unang sundalo sa kanyang mga kaibigan na ito ay hindi isang ordinaryong pangginaw. "Kapag isinuot ko ito, lahat ng kahilingan ko ay matutupad." Parehong namangha ang dalawang sundalo. Ang isa pang sundalo ay ibinahagi ang kanyang nakita. Nung binabantayan niya sila, may nakita rin siyang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang pitaka. "Ang pitakang ito ay may lamang napakaraming ginto na hindi mahalaga kung magkano ang gastusin mo. Hindi ito kailanman mauubos." Tapos, nagkwento rin sa kanilang ikatlong sundalo. Ipinakita niya ang mahiwagang instrumento. "Napakamahiwaga ng instrumentong ito na ang sino mang makinig dito ay talagang tuluyang maaakit sa musika at sila ay kakanta at sasayaw sa musika." Napakasaya nila nang makuha nila ang mga nakamamanghang regalo sa duwende. Tapos, naisip ng unang sundalo na dapat itong masubukan. Kaya sinuot niya ang pangginaw at sinabi ang kanyang kahilingan. "Sa aking mahal na pangginaw, wala kaming lugar na matutuluyan. Pakiusap, bigyan mo kami ng malaki at magandang palasyo." At pagkatapos, umulan ng napakalakas. Isang malakas na ingay. At biglang,
Nagkaroon ng malaking palasyo sa harap nila. Mayroong magandang hardin. At sa tarangkahan, 4 hanggang 5 magagandang kabayo na may ginintuang kalesa. Silang 3 ay naupo sa kalesa at napatingin sa kalapit na kaharian. At biglang, may napansin sila. Ang kanilang kalesa ay huminto sa harap mismo ng palasyo ng hari. Nalaman ng hari ang kanilang pagdating at masaya silang sinalubong. Kaakit-akit ang mga kalalakihan kaya tinanong sila ng hari na manatili sa palasyo ng mga ilang araw. Naisip ng hari na siguradong mga prinsipe sila mula sa malayong kaharian at maaaring maipakasal niya ang kanyang anak sa isa sa kanila. Hanggang sa isang gabi, isa sa mga sundalo ay naglalakad sa hardin kasama ang prinsesa at bigla na lang nitong napansin ang pitaka at masayang tinanong kung saan niya nakuha ang naturang pitaka. Wala siyang itinago na kahit ano sa kanya at ikinuwento ang istorya kung paano ibinigay ng duwende ito isang gabi. Nagkamali siya sa kanyang ginawa nang sabihin ang kwento dahil kinabukasan, hinaluan ng prinsesa ng gamot na pampatulog ang kanyang inumin. At noong natutulog na siya, pinalitan niya ang pitaka nito ng pitaka na hindi naman mahiwaga. Makalipas ang ilang araw, napagtanto niyang naisahan siya ng prinsesa at ninakaw ang pitaka. Silang 3 ay galit na galit. Sabi ng sundalong may pangginaw na dapat siyang turuan ng leksyon. Sinuot niya ang pangginaw at sinabing, "O aking mahiwagang pangginaw, pakiusap, dalhin mo ako sa palasyo ng prinsesa." Doon, nagbibilang ang prinsesa ng mga gintong bariya. Nang tumingala siya, ang sundalong may mahiwagang panlamig ay nakatayo sa kanyang harapan. "Magnanakaw! Magnanakaw!" Natakot ang sundalo. Tumalon siya mula sa bintana at sa kanyang pagbaba, ang pangginaw niya ay sumabit sa puno. Kawawang sundalo. Ngayon, ang 3rd sundalo naman ang susubok. Pinatugtog niya ang instrumento at nagtipon ng malaking hukbo na pumaligid sa buong palasyo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahero sa hari. Sinabi niya ang lahat at hiningi niya ang pangginaw at ang pitaka. Pero ang tusong prinsesa ay humingi ng 2 araw na palugit. Ilang araw ka mo? 2 araw. Ang prinsesa ay nagbalat kayo bilang taga-silbi at nagpunta para mag-imbestiga sa kampo ng mga sundalo. Marami siyang binitbit na pagkain para sa kanya. Lumapit siya sa kanilang kampo at nagsimulang kumanta ng napakaganda. Hindi nagtagal, unti-unti, lahat ng sundalo ay lumabas at nagsimulang makinig sa kanya. Tapos, inutusan niya ang taga-silbi na kunin ang instrumento at ginawa niya. Pagkatapos, sabay silang bumalik sa palasyo. Napakasaya ng prinsesa. Ang mga kawawang sundalo ay wala na namang matirhan. Ang sabi ng isang sundalo, "Maghiwa-hiwalay tayo. Pagkatapos, tingnan natin ang mangyayari." Tapos, silang 3 ay naghiwa-hiwalay. Ang sundalong may pitaka ay naglakad ng napakalayo. At nang napagod siya, naupo siya sa ilalim ng puno. Isang puno ng mansanas. Kumuha siya ng mansanas at kinain ito. Ngunit gutom na gutom siya. Pumitas siya uli at nagsimulang kumain. Kakainin na din niya ang 3rd mansanas. Kaya lang, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. "Oh! Anong nangyayari sa akin?" Ang ilong niya ay humaba ng humaba hanggang sa hindi na niya makita ang kabuuan ng kanyang mukha. Dahil siya ay nahihilo, natulog siya. Ang ibang sundalo ay naglalakad rin at biglang may natamaan kung ano. "Ah! Ano ito? Mukha itong ilong na pagmamay-ari ng kung sino." Nagsimula silang maglakad sa direksyon ng ilong. At nung marating nilang dulo, nagulat sila. Nalungkot silang 2 nang makita nilang nangyari sa kanilang kaibigan. At nang biglang, lumitaw sa harapan nila ang isang kakaibang munting duwende. "Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Kung kakainin niyo ang prutas mula sa punong yon, babalik ang kanyang ilong.
sa dati nitong anyo. At huwag niyong dalhin ang prutas na ito sa prinsesa. Kailangan niyo siyang turuan ng leksyon. Ngayon, sinubukan ng sundalong Mansanas nagpanggap na isang hardinero at dumating sa palasyo ng prinsesa. Nakita niya ang sariwang pulang mansanas at siya ay sobrang natuwa. May nakain na siyang dalawang mansanas at pagkatapos, noong kakainin na niya ang ikatlong mansanas, ang ilong niya ay nagsimulang lumaki at humaba at sobrang haba na umabot ito sa hardin at patuloy na lumaki pa. Natakot ang hari at ipinagsabi ang balita sa kanyang kaharian. Kung sino mang makapagpapagaling sa aking anak ay bibigyan ko ng malaking gantimpala. Nang sumunod na araw, muling nagbalat kayo ang mga sundalo at hinaluan ng katas ng mansanas ang gamot at ibinigay ito sa prinsesa. Tapos, ang ilong niya ay muling lumaki ng lumaki. Nang sumunod na araw, binigyan siya ng gamot na may katas ng ibang prutas. Sa wakas, bumalik na rin sa orihinal na laki ang kanyang ilong. Kaya lang, naisip nilang turuan ng leksyon ng prinsesa. Kaya, binigyan nila siya ng gamot na may katas ng pulang mansanas. Natakot ng prinsesa. Ngayon, muling humaba ng humaba na naman ang kanyang ilong. Prinsesa! Palagay ko, nagnakaw kayo ng gamit ng iba. Alam ko ang mahika at nababasa ko ang bagay na yan. Kung hindi mo ibabalik ang mga bagay na yan, ganyan na ang magiging kondisyon mo habang buhay. Pero ang prinsesa ay wala talagang balak ibalik ang mga gamit na ninakaw niya. Sige, kahit anong gusto mo, sinubukan siyang kumbinsihin ng hari. Dapat lang na ibalik mo ang mga gamit na yun. Ngayon, ito ay naintindihan na rin ng prinsesa. Pagod na siya sa pagkakaroon ng mahabang ilong. Ibinalik niya ang lahat ng mga gamit na ninakaw niya mula sa mga sundalo. At ipinainom niya ang isa pang katas ng prutas sa prinsesa. Isinuot niya ang pangginaw at bumalik sa kanyang mga kaibigan. At pagkatapos, silang tatlo ay namuhay ng masaya magpakailanman sa kanilang palasyo. Wakas! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! Ang tatlong matatalinong kambing. Noong unang panahon, may tatlong matatalinong kambing. Nakatira sila sa madamong gilid ng burol malapit sa ilog. Mayroong munting matalinong kambing. Meh! Panggit ng matalinong kambing. Meh! At malaking matalinong kambing. Ang pinakamalaki sa magkakapatid. Meh! Mahilig silang kumain ng matamis na lunti ang damo buong araw at uminom ng malamig na sariwang tubig mula sa ilog. Ang tatlong magkakapatid ay masayang nakatira sa gilid ng burol. Sila ay kumain ng kumain ng kumain buong araw. Hindi nagtagal, napagtanto nila na nakain na nila ang lahat ng damo sa burol kung saan sila nakatira. Meh! Oh, hindi! Ano nang kakainin natin ngayon? Paiyak na sinabi ng munting matalinong kambing. Huwag kang mag-alala, kapatid ko! Sabi ng panggit ng matalinong kambing. Tingnan mo ang kabilang ibayo ng ilog. Merong madamong parang na puno ng malinamnam na damo. Tama yun. Sabi ng malaking matalinong kambing. Ang dapat lang nating gawin ay tumawid ng tulay upang makakain ng masarap na sariwang damo. Ngunit ang pagtawid sa tulay ay napakapanganib. Ang tatlong matatalinong kambing ay natakot dahil alam nila na may isang masamang malaki at mabahong halimaw na may nakakatakot na mga mata ang nakatira sa ilalim ng tulay. Siya ay mabuhok at merong napakalalaki at matatalas na ngipin. Kinakain niya ang sino mang nagtatangkang tumawid ng tulay. Noon pa niya gustong kainin ang mga matatalinong kambing. Nag-aantay lang siya ng tamang pagkakataon. At mukhang hindi na ito magtatagal. Ang tatlong matatalinong kambing ay tuluyang nagutom ng nagutom. Sino sa inyo ang gustong unang tumawid ng tulay? Tanong ng malaking matalinong kambing.
Hindi na nakapaghintay pa ang munting matalinong kambing. Kaya siya ay nagpresenta na at nagsabing, "Meh! Ako ang unang tatawid ng tulay!" Huminga siya ng malalim at naglakad pababa ng gilid ng burol. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Lumikha ng tunog ang mga yapak niya sa tulay. Sino ang naglalakad sa ibabaw ng aking tulay? Sinabi ng halimaw habang tumatalon sa tulay. Meh, ako ang munting matalinong kambing. Sabi ng munting matalinong kambing na sinusubukang maging matapang. Ako ay tatawid ng ilog para kumain ng matamis na damo sa kabilang ibayo. Hindi pwede. Sabi ng halimaw. Dahil ikaw ay aking kakainin na. Ang munting matalinong kambing ay takot na takot. Pero isa rin siyang napakatalinong kambing. Sinabi niya, "Oh, pakiusap, huwag mo kong kainin. Tingnan mo, ako ang pinakamaliit sa aming magkakapatid. Hindi ka makukontento na kainin ang payat kong katawan. Alam mo ba hindi ako magiging masarap kainin? Pero kung kakainin mo ang kuya ko na banggit na sa amin, na ngayon ay papunta na, siya ay malaki at mas mataba kaysa sa akin." Ganun, sige na nga. Makakaraan ka na sa tulay. Sabi ng gutom na halimaw at bumalik ito sa ilalim ng tulay. Ang munting matalinong kambing ay naglakad hanggang sa makarating sa dulo ng tulay patungo sa malawak na parang na may matamis na berdeng damo. Sa kabilang panig ng ilog, nakita ng dalawa pang matalinong kambing na ligtas na na nakarating ang kapatid nila sa kabilang dako ng ilog. "Ako na ang susunod!" sabi ng panggit ng matalinong kambing. Kaya siya ay umalis habang tumango ang nakatatandang kapatid sa kanya. Naglakad siya pababa sa gilid ng burol. Tip-tap, 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 tip-tap. Lumikha ng tunog ang mga yapak niya sa tulay. Sino ang naglalakad sa ibabaw ng aking tulay? At muli, ang nakakatakot na halimaw ay tumalon sa ibabaw ng tulay. Meh, yun ay ako. Ang panggitnang matalinong kambing. Tatawid ako ng ilog para samahan ang nakababata kong kapatid sa parang. Hindi pwede. Galit na sinabi ng halimaw. Dahil ikaw ay aking kakainin. Ang panggit ng matalinong kambing ay talagang takot na takot din. Pero gaya ng kanyang kapatid, isa rin siyang matalinong kambing. Sinabi niya, Maaari mo kong kainin, pero gagawa ka ng pagkakamali. Butot balat lang din ako. Kung makapaghihintay ka ng konti, maaari mong kainin ng kuya ko ang malaking kambing na mas malaki kaysa sa akin. Siya ang pinakamalaki sa amin at siguradong pinakamasarap na pagkain para sa iyo. Kung ganun, sige na nga, makakarang ka na sa tulay. Sabi ng masibang halimaw habang natatakam na. At muli, siya ay nagbalik sa ilalim ng tulay. Ang panggit ng matalinong kambing ay naglakad hanggang sa makarating sa dulo ng tulay, patungo sa malawak na parang at sinamahan ng kanyang kapatid. Sa kabilang panig ng ilog, nakita ng malaking matalinong kambing naligtas na ang kanyang parehong mga kapatid sa malagong luntiang parang. Kaya naglakad siya pababa sa gilid ng burol. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Lumikha ng tunog ang mga yapak niya sa tulay na kahoy. Tumalon ang halimaw sa ibabaw ng tulay sa ikatlong pagkakataon. Sino kaya itong naglalakad sa ibabaw ng aking tulay? Iyon ay ako, ang malaking matalinong kambing. Tatawid ako ng ilog para makasama ang mga kapatid ko sa parang. Hindi pwede. Muling atungal ng halimaw
Dahil ikaw ay aking kakainin na at ako ay gutom na! Gutom na! Pero hindi tulad ng kanyang mga nakababatang kapatid, ang malaking matalinong kambing ay hindi takot sa halimaw. Siya ay malaki at talagang malakas. Sa kanyang galit, ipinadyak ng kambing ang kanyang mga paa sa tulay. Ibinaba niya ang kanyang matatalas na sungay at inatake ang halimaw. Binangga niya ang pangit na mabahong halimaw at siya ay tuluyang tumilapon sa mga ulap at nahulog at tumalsik ng malakas sa gitna ng rumaragasang ilog. Hindi na nakita pang muli. At kaya, ang malaking matalinong kambing ay naglakad hanggang sa dulo ng tulay, patungo sa malawak at malagong parang upang samahan ang munting matalinong kambing at ang panggitnang matalinong kambing. At ang tatlong matatalinong kambing ay kumain buong araw ng matamis, luntian at masarap na damo at uminom ng malamig na tubig mula sa ilog. Wakas! Pero ako ay talagang gutom na! Gutom na gutom pa rin! Nakatira ako sa ilalim ng tulay. At naisan pa ako ng mga kambing. Gutom na talaga ako tapos wala pang pa. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! Paglalaro ng mga hayop. Minsan, may isang gubat. Sa gubat na yun, napakaraming hayop ang nakatira. Sanay silang maghapunan ng magkakasama. Naisip ng unggoy, "Hindi tayo umalis ng kagubatan! Bakit hindi tayo lumabas sa ating mga tahanan gaya ng mga tao sa kanilang kotse? Pumunta tayo ng lungsod at mamasyal sa magagandang lugar doon!" Ibinahagi niya ang ideya sa iba pang mga hayop. Nagustuhan ng lahat ang ideya. Pero ang tanong ay, paano natin maibabahagi ang iniisip natin sa leon dahil siya ang nagbibigay ng permiso sa kanila na magpunta ng lungsod? Walang may gustong magtanong sa kanya. Kaya sinabi ng unggoy, "Ang binibining lobo ay napakatuso! Maari mo ba siyang tanungin, binibining lobo?" Nang tanungin niya ang lobo, pumayag ito sa kanyang mungkahi. Nang sumunod na araw, nakipagkita siya sa leon. Nakita niyang payapang natutulog ang leon. Kaya nakahinga ng maluwag ang lobo. Naisip niyang makipag-usap sa leon. At alam ng lahat na gusto ng leon ang ideya tungkol sa pag-alis ng kagubatan. Nagising ang leon at sinabi ng lobo ang lahat ng tungkol sa ideya ng unggoy. Nagustuhan ng leon ang ideya at binigyan niya ng pahintulot ang lahat. Napagpasyahan ang lahat na magkita kinabukasan. Sinabi ng lahat sa leon kung ano ang mga gagawin nila habang bumibisita sila sa lungsod. Lahat ng hayop ay dapat may dalang sarili nilang baunan. Lahat sila ay sabik ng simula ng kanilang paglalakbay. Nang umagang yun, nagising sila ng napakaaga. Sinuot ni Binibining Elepante ang kanyang paboritong pangginaw. Sinuot ng kuneho ang kanyang puting damit. Ang usa ay mayroong gintong palamuti sa noo. Gumawa sila ng tatlong grupo ng mga hayop at nagsimulang maglakbay. Ang grupo ay pinangungunahan ng lobo at ng unggoy. Di nagtagal, nakarating sila sa lungsod. Oh, hindi! Mukhang may problema. Nang makita sila ng mga tao, nagsitakbuhan at nagtago ang lahat sa kanilang mga bahay. At sumisilip sila sa kanilang mga bintana. Iniwan ng mga nagtitinda ng prutas ang kanilang mga gamit sa daan at basta na lang tumakbo.
Nakakatukso para sa mga hayop na galing sa gubat ang mga sariwang gulay at prutas sa daan. Pero hindi sila kumain. Paano kung magalit ang leon? Nagsimula na lang silang maglakad. Sa wakas, nakarating sila sa hardin. At muli, lahat ng mga nagtitinda sa tabi ng daan ay nagsitakbuhan palayo sa mga hayop. Kinuha ng elepante ang isang kariton papuntang hardin. Ngayon silang lahat ay gutom na gutom na. Naghanda na silang kumain ng mga baon nilang tanghalian. Ang kuneho ay nagdala ng upo at pipino. Ang leon ay nagdala ng karne. Ang elepante ay nagdala ng maraming tubo. Silang lahat ay madaming nakaing pagkain. Sila ay nakaupo sa ilalim ng puno at ang kumukuha ng litrato ay nakaupo din sa puno. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila at kinuhanan sila ng napakagandang litrato. Tapos, nakita nilang lahat ang mga hayop na nakatira sa hardin. Doon, nakakita sila ng napakagandang tren at silang lahat ay naupo dito. Ngunit nang makita sila ng nagmamaneho, ito ay kumaripas ng takbo sa takot. Kaya, ang oso ang nagpatakbo ng tren. Sila ay masayang na masyal. At pagkatapos, naglaro din sila ng iba pa. Naglaro sila ng mga swing. Pero masyadong mabigat ang elepante, kaya hindi siya nakasakay sa swing. Sa kabuuan, ang kanilang pagbisita sa lungsod ay napakasaya. At pagkatapos, ay muli na silang bumalik sa kagubatan at nagdesisyong babalik sila sa lungsod taon-taon. Wakas! Ang tatlong munting biik. Noong unang panahon, mayroong tatlong munting biik na magkakapatid na nagngangalang Jimmy, oink, oink. Timmy, oink, 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 oink. At si Tommy. Oink, oink. Ang tatlong magkakapatid ay nakatira sa napakaliit, umuuga at tumutulong lumang kubo. Isang gabi, habang payapang natutulog ang mga biik, ang luma at umuugang kisame ay nasira at ang kanilang bahay ay tuluyan ng nagiba. Ang mga biik ay wala ng ligtas na lugar na mapupuntahan mula sa malaking, masama at tusong lobo. Ah, basta! Dapat magkaroon tayo ng sarili nating mga bahay na hindi masisira! Sabi ni Jimmy, nagdesisyon ng tatlong munting biik na magtayo ng sarili nilang bago at mas matitibay na bahay. Mahilig si Tommy sa mga puno at mga bulaklak, kaya nagpasya siyang bumuo ng bahay na gawa sa dayami, mga patpat, mga dahon at mga bulaklak. Mahilig si Timmy sa matatamis, kaya nagpasya siyang bumuo ng bahay na gawa sa tsokolate, candy at iba pang matatamis. Si Jimmy ay mas matalino, kaya siya ay nagpasya na bumuo ng mas matibay na bahay na gawa sa mga material gaya ng mga bato at semento. Masaya silang namuhay sa kani-kanilang bahay. Pero isang gabi, ang malaki at masamang lobo ay dahan-dahang nagpunta sa bahay ni Tommy at kumatok sa kanyang pinto. Munting biik! Munting biik! Ako'y papasukin! Sabi ng lobo. Sigurado na si Tommy na ang malaki at masamang lobo ang dumating upang siya ay kainin. Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi kita mapapasukin! Sabi niya mula sa kabilang bahagi ng pinto. Kung ganon sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisiray na! Galit na sinabi ng lobo. Ang bahay na gawa sa mga patpat at dayami ay hindi ganong katibay. Ang malaki at masamang lobo ay huminga ng malalim at hinipan ang bahay hanggang masira. Hindi na iligtas ni Tommy ang bahay niya, kaya tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa wakas ay nakarating siya sa bahay ni Timmy na gawa sa candy. Agad siyang pumasok at isinara ang pinto sa likod niya. Ang malaki at masamang lobo ay hinipan ang bahay ko at gusto niya ako kainin! Hinihingal at paiyak na sinabi ni Tommy. Huwag ka mag-alala, hindi niya tayo makukuha dito sa bahay ko! Sabi ni Timmy.
Di nagtagal, ang malaki at masamang lobo ay dahan-dahang nagpunta sa bahay ni Timmy at kumatok sa pinto. Mga munting biik! Mga munting biik! Ako'y inyong papasukin! Sinabi ng malaki at masamang lobo na natatakam na. Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi ka namin papapasukin! Sabi ng mga biik. Kung ganun sa aking paghinga, ang inyong bahay ay aking sisirain na! Galit na sinabi ng lobo. Ang mga biik ay nanginginig at takot na! Ang bahay na gawa sa Candy ay hindi ganoong katibay. Ang malaki at masamang lobo ay huminga ng malalim at hinipan ang bahay hanggang masira! Hindi na iligtas ni Timmy at Tommy ang kanilang mga bahay. Kaya tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa marating ang bahay na bato ni Jimmy. Pumasok sila at isinara ang pinto sa kanilang likuran. Ang malaki at masamang lobo ay hinipan ang bahay namin at gusto niya kaming kainin! Paiyak na sinabi ni Timmy at Tommy na hapong-hapo. Huwag kayong mag-alala! Hindi niya tayong makukuha dito sa loob ng bahay ko! Kampanting sinabi ni Jimmy. Sa labas, ang malaki at masamang lobo ay dahan-dahang lumapit sa bahay ni Jimmy at kumatok sa pintuan. Mga munting biik! Mga munting biik! Ako'y papasukin! Sinabi ng malaki at masamang lobo na gutom na at talagang takam na. Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi ka namin mapapasukin! Sabi ng mga biik. Kung ganun sa aking paghinga, ang inyong bahay ay aking sisirain na! Galit na sinabi ng lobo. Ang bahay na bato ni Jimmy ay talagang matibay kaya hindi makapasok ang lobo. Ang malaki at masamang lobo ay huminga ng malalim at sinubukang hipa ng malakas ang bahay upang masira. Pero ang bahay na gawa sa bato ay masyadong matibay para sa kanya. Hindi niya mahipa ng bahay hanggang sa masira. Ikaw, masamang lobo! Hinding-hindi mo kami makakain! Pagyayabang ni Jimmy. Kakainin kayo? Pero hindi ko kayo gustong kainin! Gusto ko lang ng lugar na matutuluyan! Sagot ng tusong lobo. Hindi ko kayang magtayo ng napakagandang bahay gaya ng mayroon ka. Dagdag pa niya. Umalis ka na, masamang lobo! Marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Hindi mo kami maiisahan! Sabi ni Jimmy. Nang marinig ito, ang lobo ay lalong nagalit at nagsimulang mag-isip ng isa pang paraan kung paano makakapasok sa bahay. Sina Timmy at Tommy ay nanginginig at takot na. Oh, hindi! Parating na siya para kainin tayo! Sabi ni Tommy. Pinakalma sila ni Jimmy at sinabing, huwag kayong mag-alala! Ako ay may plano! Kaya agad siyang nagsimula ng apoy sa chimenea at inilagay ang malaking lalagyan na may lamang tubig para kumulo. Ang lobo sa labas ay umakyat ng bahay at sinabing, mga munting biik! Mga munting biik! Dadaan ako sa chimenea para kainin kayong lahat! Sinimulang bumaba ng lobo gamit ang chimenea. Ngunit nang pababa na ang malaki at masamang lobo sa chimenea, binuksan ni Jimmy ang takip. At... Uh-oh! Splash! Ang lobo ay diretsyong nahulog sa kumukulong tubig. Nagmamadaling, dinakpan agad ni Jimmy ang lalagyan. At yun ang naging katapusan ng malaki at masamang lobo. Si Jimmy ay masyadong matalino para sa lobo. Masayang nagdiwang ang tatlong magkakapatid. Pasensya na, sumisinghal ako pag tumatawa. Ang mga munting biik ay namuhay ng masaya magpakailanman sa bahay na gawa sa bato. Wakas! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! Ang kabutihan ay laging nasusuklian. Noong unang panahon sa Roma, may nakatirang isang alipin. Ang pangalan niya ay Andrew Glidge. Ang amo niya
ay napakalupit. Binibigyan niya ng maraming trabaho ang alipin. Gaya ng pagsibak ng kahoy, pag-igib ng tubig, pagtatrabaho buong araw. Kung makagawa siya ng pagkakamali, ang amo niya ay talagang pinarurusahan siya ng napakabigat. Isang araw, pinarusahan siya sa isang maliit na pagkakamaling nagawa niya. Pinarusahan siya ng napakabigat hanggang siya'y napaiyak. At pagkatapos, saka siya tumakas. Ang amo niya ay talagang walang ideya kung saan na siya nagpunta. Di nagtagal, nakarating siya ng gubat at tumira sa isang kuweba ng mga ilang araw. Sa araw, lumalabas siya para kumain ng prutas at uminom ng tubig mula sa ilog. Ito ang kanyang bagong buhay. At ganito lumipas ang mga araw. Isang araw, lumabas siya ng kuweba para mamitas ng prutas. Pagkabalik niya sa kanyang kuweba, may nakita siyang kung ano roon. Doon, nakita niya na isa itong leon. Ang leon na yun ay mukhang nasaktan. Isang binti lamang ang kaya niyang gamitin. At mukha talagang namimilipit ito sa sobrang sakit. Nang titigan ng maigi ng alipin, nakita niya na may tinik na nakabaon sa binti ng nakakaawang leon. Lumapit siya sa leon. Maingat niyang hinawakan ang binti ng leon at dahan-dahang hinugot ang tinik. Binalutan niya ito ng benda. Ngayon, maayos na ang pakiramdam ng leon. Makalipas ang 2 o 3 araw, gumaling ang binti ng leon. At isang araw, umalis na ang leon sa kuweba. Nakaramdam ng saya si Andrew. Ilang araw pa ang lumipas at siya ay nabagot na. Kaya napaisip siya kung ano ang gagawin niya at saan siya pupunta. Kaya nagpa siya siyang bumisita sa ibang lungsod. Kaya iniwan niya ang kuweba at nakarating ng lungsod. Ngunit sinusundan siya ng kamalasan. Nung araw din na yun, ang kanyang malupit na amo ay nagpunta rin sa lungsod na yun. Nang makita niya si Andrew, tumawag siya ng sundalo sa malapit upang siya ay arestuhin. Dinala ng mga sundalo si Andrew sa kulungan. Noong panahon na yon sa Roma, mayroong batas na ang mga nahuling kriminal ay dapat ipakain sa leon. Ikinulong siya ng mga ilang araw at di nagtagal, ipinatapon siya sa harap ng leon. Maraming tao ang nakasaksi. Kasama na ang hari ng Roma. Pagkatapos, binuksan ang kulungan. At si Andrew ay may maliit lamang na kutsilyo sa kanya para protektahan ang kanyang sarili laban sa leon. Nang makita ng leon si Andrew, umungol ito ng napakalakas. Aatakihin na dapat niya si Andrew. Nang biglang napagtanto ng umungol na leon na parang nakita na niya ang lalaking ito kung saan. Nang tinitigan niyang mabuti, napagtanto niya na ito rin ang parehong lalaking tumulong sa kanya. Yumuko ang leon sa harap ni Andrew. At sinimulang dilaan ang paanan nito. Nagulat ang mga tao, namangha silang lahat. At pati na rin ang hari. Ang totoo niyan, pati si Andrew ay nagulat din. Dahil sa halip na kainin siya nito, bakit dinidilaan ng leon ang kanyang mga paa? Nang titigan niyang maigi, napagtanto ni Andrew na ito rin ang parehong leon na tinulungan niya noon. Naupo siya at hinaplos niya ito. Ang hari ay gulong-gulo na. Ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Inutusan niya ang mga kawal na ibalik sa kulungan ng leon. At dalhin ang alipin sa akin! Dinala ng mga kawal ang alipin sa hari. Tinanong niya ang alipin. Paanong nangyari na hindi ka nilapa o pinatay ng leon? Pagkatapos, sinabi ni Andrew sa hari na ilang linggo na ang nakararaan, tinanggalan niya ng tinik ang paa ng leon. At kaya dahil doon ay hindi siya pinatay ng leon. Tinanong siya ng hari. Hindi ka ba natakot noong tinutulungan mo ang leon? At sinabi ni Andrew, bakit ako matatakot? Ang leon na yon ay hindi malupit gaya ng dati kong amo. At matapos itong marinig, naantig ang puso ng hari at hinangaan si Andrew. Kaya idineklara ng hari
na mula ngayon, hindi na magiging alipin si Andro ng kahit na sino man. Si Andro ay nakatanggap ng malaking pabuya. Samantalang, ang kanyang malupit na amo ay naaresto at nasentensyahan ng 2 taon sa bilangguan. Kaya mga kaibigan ko, ang aral sa kwento ay tratuhin mo ang iba gaya ng gusto mong pagtrato ng iba sa'yo nang may kabaitan at pagkamatulungin. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may nakatirang isang mayamang lalaki na may 3 anak. Ang pinakamaganda sa lahat ay ang bunso. Ang pangalan niya ay Ganda. Siya ay mabait at magalang na bata. Ang kanyang mga kapatid ay hindi mababait o magalang kagaya niya, kabaliktaran ng kanilang ugali. Mga makasarili at mayayabang. Isang araw, umuwing malungkot ang kanilang ama. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga anak at ang kanyang sagot ay, "Hindi na tayo mayaman. Nawala na ang ating kayamanan at kailangan nating umalis sa magandang bahay na ito. Titira na tayo sa isang maliit na kubo lamang sa Nayon." Ang 2 panganay na magkapatid ay galit na galit sa ibinalita ng kanilang ama. "Anong gagawin natin sa Nayon sa buong maghapon?" ang tanong ng panganay na anak. Pero ang sabi ni Ganda, "Ang ganda kaya tumira sa Nayon. Maraming mga punong kahoy, bukid at mga bulaklak." Ilang araw ang nakalipas at nakahanap na ang ama ng maliit na kubo na may malaking hardin sa may Nayon. Lahat sila ay tumira rito. Ang ama ay nagtanim ng mga punong kahoy na may mga bungang prutas at mga gulay na sapat para ibenta upang sila ay mabuhay. Isang araw, ang ama ay kailangan pumunta sa malayong lugar para sa kanyang hanap buhay, kaya ipinaalam niya sa kanyang 3 anak na makakabalik lamang siya sa susunod na araw. Tinanong niya isa-isa ang kanyang mga anak. "Mayroon ba kayong gusto na pasalubong pagbalik ko rito?" Ang sabi ng panganay na anak na babae ay, "Diamante po sa akin." "Perla sa akin," ang sabi ng 2 anak na babae. Pero ang sabi ni Ganda ay, "Ama, maaari po bang isang bungkos na puting rosas po sa akin?" Sumakay na sa kanyang kabayo ang kanilang ama. Kumaway si Ganda sa kanyang ama bago ito umalis. Nang matapos ng ama ang kanyang negosyo ay nagdesisyon na itong umuwi. Sa kanyang pag-uwi ay madilim kaya hindi na niya makita ang daan. Siya ay naligaw. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili sa gubat na may maraming punong kahoy at hindi na niya makita ang daan palabas sa gubat. May nakita siyang liwanag kaya pinuntahan niya ito. Gayunman, habang papalapit siya sa liwanag, nakita niya na ang maluwang na lansangan na may maraming punong kahoy. Binaybay niya ang lansangan at nagulat siya sa kanyang nakita. Siya ay nasa bukana na ng isang palasyo. Ang pinto ng palasyo ay nakabukas pero wala siyang makitang tao kaya siya ay pumasok sa loob. Pumasok siya sa loob ng kwarto sa may bandang kanan ng bulwagan na kung saan may apoy sa pinakagitna. Natagpuan niya ang isang kainan na para sa isang tao lamang. Siya ay pagod na at gutom kaya nagpasya siya na kung walang nakatira rito ay siya na lamang ang kakain ng mga pagkain. Dinala niya ang kaniyang kabayo sa kulungan ng mga hayop. Naupo siya at kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, ang ama ni Ganda ay nakaramdam ng antok. At pagtawid niya sa bulwagan ay nakakita siya ng kwarto na maaari niyang tulugan. Nakatulog siya sa kama ng mahimbing hanggang sa umaga. Pagising niya ay nawawala ang kanyang mga damit. Pero may nakita siyang mga bagong damit na nakalatag sa may upuan. Isinuot niya ang mga bagong damit at pagkatapos ay pinuntahan ang kanyang kabayo sa kulungan. Habang papunta siya sa kanyang kabayo ay may nadaanan siyang magandang hardin na may mga puting rosas. Pagkakita sa mga puting rosas ay naalala niya ang bilin sa kanya ni Ganda kaya naisipan niyang pumitas ng mga puting rosas para sa kanya. Isang rosas pa lamang ang kanyang napipitas nang may narinig siyang nakakatakot na boses mula sa kanyang likod.
Paglingon niya ay may nakita siyang isang malaking halimaw. Ang sabi ng malaking halimaw sa malakas na boses ay, "Walang utang na loob na lalaki. Kaninong mga pagkain ang kinain mo? Kaninong kama ka natulog? Kaninong damit ang suot mo? Akin, akin, akin ang lahat ng mga iyon. At ang kagandahang loob ko ay babayaran mo ng pagnanakaw ng aking mga rosas. Dapat kang mamatay. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin." Pagmamakaawa niya. "Patatawarin kita sa isang kondisyon." Ang sagot ng halimaw. "Ikaw ay babalik rito pagkatapos ng isang buwan. Dalhin mo ang iyong makikita sa iyong pag-uwi pabalik ng bahay." Walang nagawa ang ama ni Ganda kung hindi tanggapin ang kondisyong ibinigay ng malaking halimaw. Habang papalayo na siya sa palasyo, naalala niya ang pangakong ibinigay niya sa halimaw. Naalala niya kung paano siya kinawayan ni Ganda habang papalis siya ng bahay. Nakakapangilabot ang nasa kanyang isipan. "Paano kung si Ganda ang unang babati sa akin pag-uwi ko?" Samantalang si Ganda ay naghihintay sa may bintana ng kanyang kwarto, nakaabang sa pagbabalik ng kanyang ama. Nang may nakita siya na anyo ng tao na nakasakay sa kabayo sa hindi kalayuan, bumaba siya papunta sa daanan ng hardin. Oo, iyon ang kanyang ama na bumalik. Ngunit si Ganda ay hindi maisip kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kanyang muka ay sobrang pagod at malungkot. "Ama, hindi ka ba natutuwa na makita ako?" Niyakap niya ang kanyang bunsong anak at umiyak nang marating nila ang kubo. Sinabi ng ama ni Ganda sa kanya ang kanyang pangako sa halimaw. "Pero hindi ka sasama pabalik ko, Ganda. Kahit na anong mangyari." Ang sabi ng ama ni Ganda. Ipinipilit ni Ganda na kapag ikaw ay may pangako, dapat itong tuparin. Sa wakas ay napapayag din niya ang kanyang ama. Sa katapusan ng buwan ay dadalhin niya si Ganda sa halimaw. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Ang mag-ama ay nagtungo sa kakahuyan. Pagsapit ng dilim, si Ganda at ang kanyang ama ay nakarating sa palasyo sa may kakahuyan. Naglakad sila at nakita nila ang masarap na hapunan para sa dalawang tao. Pag-upo nila sa kainan ay narinig nila ang nakakatakot na tunog mula sa pinto. Ito ay ang halimaw. Umikot ang halimaw sa ama ni Ganda at nagtanong sa kanya. "Ito ba ang iyong anak na babae na binigyan mo ng mga puting rosas?" "Oo." Ang sabi ng ama. "Hindi nga kailangang manghingi ng paumanhin." Ang sabi ng halimaw. "Lahat ng mga gamit sa palasyo ay maaari niyang gamitin. Nakahanda na ang kaniyang kwarto ngayon." Nang makapasok si Ganda sa kaniyang kwarto, namangha siya sa sobrang ganda nito. Ito ang pinakamagandang kwarto sa kanyang nakita sa buong buhay niya. Madali siyang nakatulog dahil sa pagod. Sa umaga, si Ganda at ang kanyang ama ay nag-almusal. Pagkatapos kumain, sila ay nagpaalam sa isa't isa. Nang mawala na sa kanyang paningin ang kanyang ama, si Ganda ay nagtungo na sa kanyang kwarto. Sa isang salamin na nakasabit sa dingding at sa ibaba nito ay may nakasulat na mga titik na kulay ginto. "Munting Ganda, pahirin mo ang iyong mga luha. Hindi mo kailangang umiyak. Kapag tumingin ka sa salaming ito, lahat ng hilingin mo ay matutupad." Ang mga linyang ito ang nagpanatag sa kalooban ni Ganda. Inisip niya na kapag siya ay hindi naging masaya ay babalik na lamang siya sa kanilang bahay. Ang mga sumunod na araw ay parang napakatagal para kay Ganda. Kahit ang halimaw ay nag-iwan ng mga bagay na kanyang mapaglilibangan. Minsan siya ay nagbabasa at minsan siya ay nagpipinta.
May mga araw na naglalaro siya sa may hardin at may mga araw na nangunguha siya ng mga bulaklak. Tuwing gabi, kapag hapunan, parehong tunog ang kanyang naririnig sa may pinto. At ito ay nagtatanong kung... Maaari ba akong pumasok? At sa bawat gabi, si Ganda ay nanginginig kapag sumasagot ng... Oo, Halimaw! Silang dalawa ay nag-uusap. Kahit na ang katawan at boses ng Halimaw ay nakakatakot para kay Ganda, ang kanyang pananalita ay napakabait, kaya nabawasan ang kanyang takot dito. Ako ba ay sobrang pangit, Ganda? Ang tanong ng Halimaw isang gabi kay Ganda. Oo, Halimaw. At sobrang tanga pa? Hindi! Hindi ka tanga, Halimaw. Maaari mo ba akong mahalin, Ganda? Oo. Mahal kita, Halimaw, dahil napakabait mo. Maaari ka rin bang magpakasal sa akin, Ganda? Ha? Hindi maaari. Hindi, Halimaw. Ang Halimaw ay nalungkot dahil si Ganda ay nalulumbay. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang Halimaw. Ang sabi niya sa sarili, sa sumunod na araw, tinignan ni Ganda ang kanyang sarili sa salamin. Sana malaman ko ang kalagayan ng aking ama ngayon. Ang sabi niya. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang nakakalungkot na sitwasyon. Ang kanyang ama ay nakaratay sa kama dahil ito ay may sakit at walang nag-aasikaso sa kanya. Buong maghapon na umiyak si Ganda dahil sa kalungkutan. Nang sumunod na gabing bumisita ang Halimaw, ay namasdan niya kung gaano kalungkot si Ganda. May problema ba, Ganda? Ang tanong niya kay Ganda. Sinabi niya ang dahilan ng kanyang kalungkutan at nagmakaawang payagan na siyang makauwi. Ako ay malulungkot kapag ikaw ay aalis, Ganda. Ang sabi ng Halimaw. Pero ayaw kitang nakikitang umiiyak. Pagpatuloy ng Halimaw. Maaari kang umuwi bukas. Salamat, Halimaw. Ang sagot ni Ganda. Pero ayaw kong nakikita kang malungkot. Babalik ako pagkatapos ng isang linggo. Hindi maiwasang maghinala ng Halimaw. Natatakot siyang hindi na niya makita at tuluyan nang mawala si Ganda sa kanya. Kunin mo ang singsing na ito. Malungkot niya ang sinabi. At kapag gusto mong bumalik, ilagay mo lang ito sa ibabaw ng mesa bago ka matulog sa gabi. Sa ngayon, paalam muna, Ganda ko. Nang gabing iyon, tumingin si Ganda sa salamin at humiling na sa susunod na umaga ay sa kubo na siya ng kanyang ama magigising. Natupad ang kanyang kahilingan at nang kinaumagahan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa kanilang bahay na muli. Mula nang makita siya ng kanyang ama ay bumuti na ang kalagayan nito. Hindi siya makapaniwala na natapos na ang isang linggo. Pero kahit bumuti na ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi pa rin niya ito kayang iwan sa mga malulupit niyang mga kapatid. Kailangan ko pang manatili rito sa bahay ng isa pang linggo. Ang sabi ni Ganda at ang kanyang ama ay masayang umiti sa kanyang narinig. Gayunman, pagkaraan lang ni isa o dalawang araw ay nanaginip si Ganda. Napanaginipan niya na ang Halimaw ay nakahiga sa damuhan malapit sa mga puting rosa sa hardin ng palasyo. Sinabi nito na, Oh Ganda! Sabi mo babalik ka! Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin! Ang panaginip na ito ang gumising kay Ganda at hindi niya maiwasang hindi maisip ang Halimaw. Bumaba siya mula sa kama at inilagay ang mahikong singsing sa ibabaw ng mesa. Saka siya natulog ulit. Nang magising siya kinabukasan, nasa kanyang kwarto na siya sa palasyo ng Halimaw. Alam ni Ganda na hindi pupunta ang Halimaw kapag hindi gabi, kaya ang araw ay parang hindi na matatapos. Sa wakas, oras na ng hapunan pero hindi dumating ang Halimaw. Nalungkot si Ganda, biglang may sumagi sa kanyang isip. Paano kung ang kanyang panaginip ay totoo? Paano kung ang Halimaw ay nasa damuhan pala malapit sa mga rosas?
tumakbo si Ganda papunta sa madilim na hardin ng palasyo sa may mga rosas. Doon, natagpuan niyang nakahiga sa basang damuhan malapit sa mga rosas ang halimaw. Lumuhod siya malapit sa kinaroroonan nito sa may damuhan at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo nito. Sa pagdantay ng kanyang kamay ay iminulat ng halimaw ang kanyang mga mata. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Ganda, bulong niya. Ginutom ko ang sarili ko para mamatay na ako. Ngayong nakita na kita ulit, masaya akong mamamatay. Oh, mahal kong halimaw, hindi ko kakayanin kapag ikaw ay namatay, ang sabi ni Ganda. Parang awa mo na, mabuhay ka. Magpapakasal na ako sa iyo. Mahal kita, ikaw ay may busilak na kalooban. Habang sinasabi ang mga ito, iyak nang iyak si Ganda habang tinakpan ng kanyang mga kamay ang mga mata nang lumingon siya sa halimaw na wala ito. Isang makisig na lalaki na ngayon ang nasa kanyang tabi. Pinasalamatan siya ng lalaki sa pagpapalaya sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Ganda na may pagkagulat. Oh, kailangan ko ang halimaw ko. Walang iba kung hindi ang mahal kong halimaw. Pagkatapos ay nagpaliwanag ang prinsipe. Naingkanto ako ng isang masamang diwata. Sinabi niya na ako ay magiging halimaw na magmumukhang tanga at pangit, ang sabi niya sa kanya. Isang magandang babae lamang na handang magpakasal sa akin ang magkakatanggal ng sumpa. Ikaw ang magandang dalagang iyon, Ganda. Nagtungo sa prinsipe, hinalikan ng prinsipe si Ganda at dinala niya ito sa palasyo. Hindi nagtagal, isang mabuting diwata ang lumitaw. Kasama niya ang ama ni Ganda. Pinakasalan ni Ganda ang prinsipe at kasama na nila sa palasyo ang kanyang ama. At namuhay sila ng masaya habang buhay. Ang hipon ni Midas. Sa nakalipas na matagal na panahon, ay may isang hari na ang pangalan ay Midas. Siya ang pinakamayamang tao sa lahat ng lupain, pero mas gusto pa niya na lalo pang yumaman. Isang bilyon, 400 milyon, 3,472. Gustong-gusto niya ang ginto masigit pa sa ibang bagay. Sa katunayan ay masigit pa niyang gusto ang ginto kaysa sa kanyang sariling anak na babaeng si Marigold na kanyang ipinangalan batay sa maligintong bulaklak. Si Marigold ay isang malambing na maliit na batang babae na palaging nanabik sa pagmamahal ng ama. Isang araw ay nagdasal siya sa Diyos at nagre-reklamo at napag-isipan ng Diyos na bigyan ng leksyon ang kanyang sakim na ama. Kaya nagpakita siya sa harap ng hari. Sino ka? Isang tao na makapagbibigay sa iyo ng sapat na ginto para maging masaya. Sapat na ginto? Walang sino man ang maaaring magkaroon ng sapat na ginto kailanman. Papaano kung ipamahagi mo ang iyong ginto sa lahat ng tao sa buong lupain at mamumuhay ka pa rin bilang pinakamayaman na tao? Ipamahagi? Pagkatapos ay hindi ako ang magiging pinakamayaman. Wala bang anumang bagay ang makapagpapasaya sa iyo? Oo, oo. Mayroong mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Kung ganun, ano ito? Kung ang lahat ng aking mahihipo ay magiging ginto, saka na ako magiging masaya. Inilagay ng Panginoon ang kanyang kamay sa ulo ng hari at bumulong. Haring Midas, na may malamig na puso, sa aking kapangyarihan ay binibigyan kita ng walang hanggang mga ginto. Ipinalagitik ng Panginoon ang kanyang mga daliri at naglaho. Para akong nananaginip, nandito ako sa silid na ito sa loob ng mahabang panahon. Inakyat niya ang mga nakatambak na ginto at natisod siyang palabas ng kanyang kwarto ng kayamanan. Pero nang mahawakan niya ang pinto para isara ang kanyang likuran, ang pinto ay nakapagtataka na nagiging ginto ito. Ginto! Nagiging ginto ito! Hindi siya nakapaniwala sa kanyang nakita. At aksidente niyang nahawakan ang dingding at ang dingding ay nagiging ginto. Ginto! Muli! Ito ay ginto! Tumakbo si Midas palibot ng kastilyo at hinawakan ang lahat ng kanyang nakikita. Nasasabik at humihingal at habulining ang inabot ang kwarto ng kanyang anak na babae. Tiningnan ni Marigold ang kanyang ama. Ama, tingnan mo ang aking magagandang rosas. Masyado silang mapupula.
at ang mga bango ay kasiyasiya. Pinutol ni Midas kung ano man ang mga sinasabi ng kanyang anak na babae. Marigold! Marigold! Mayroon akong sorpresa sa iyo. Kung ang inakala mo na ang iyong mga bulaklak ay magaganda, maghintay ka lang at tumingin. Hinipo ni Midas ang mga rosas at kaagad itong naging ginto. Ama, paano mo nagawa ito? Nakakapangilabot, nawala ang kanilang mga kulay at ngayon ay nangangamoy na sila ng metal. Oh, at ang mga talutot ay matitigas. Pero ngayon ay nagkakahalaga sila ng mahal. Ang aking mga rosas ay nasisira. Pakiusap, huwag ka nang humawak ng ibang bulaklak dahil mahal ko sila sa ganitong anyo. Hindi niya pinakinggan ang kagustuhan ng kanyang anak na babae. Tumakbo si Midas sa hardin at ginawang ginto ang buong hardin ni Marigold. Gusto kong magdaos ng isang salo-salo para bigyang pugay ang aking bagong kapangyarihan. Dapat ba nating ipatawag ang lahat ng kababaihan at kalalakihan sa buong kaharian? Oo, gayon din. Sa gabing iyon, ang mga kalalakihan at kababaihan ay tinipon sa kastilyo ni Haring Midas. Ang lahat ay walang alam kung bakit sila pinagtitipon-tipon. Habang ang mga panauhin ay nag-uusap-usap, tinigil ni Haring Midas ang usapan. Oo, mayroon akong dapat ipaalam. Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga palayok. Sa sandaling nahawakan ng hari ang palayok, nagiging ginto ito. Ang mga kababaihan at kalalakihan ay talagang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nagulat, ang lahat ay pinagmasdan si Haring Midas na ginawang ginto ang lahat ng pinggan at kagamitan sa kanilang harapan. Ang hari ay ipinapasikat ang kanyang bagong kapangyarihan sa lahat hanggang sila ay umalis. Pagod at gutom at nauuhaw at sa wakas ay pinaikot niya ang bino sa kanyang kopa at inilagay sa kanyang labi. Agad-agad ang tubig ay nanigas at nagiging gintong yelo. Namutla ang kanyang muka, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang tinapay. Sa sandaling nahipon niya ang tinapay, ito ay nagiging gintong Lario. Nakita ni Marigold ang pagkasindak sa muka ng kanyang ama. Ama, anong mali? Sumugod siya sa bisig ng kanyang ama bago niya ito mapigilan. Sa sandaling nahipo siya nito, siya rin ay nagiging matibay na estatwang ginto. Hindi! Talagang nagkakamali ako. Ang grasyang ito ay sumpa. O Panginoon, maawa ka sa akin! Sa wakas, ang Panginoon ay napakita muli sa harap niya. Ano ang mangyayari kung kakaawaan kita? Bubuksan ko ang aking silid ng kayamanan at ipapamahagi ito sa mga mahihirap para maibalik ang aking anak na babae at makakakain at makakainom. Ito ang mga bagay na mas mahalaga sa akin higit pa sa kayamanan. Sa nakikita ko ay natutukan na ng leksyon. Para mabaliktad ang sumpa, sumama ka sa akin sa ilog na nasa likod lamang ng hardin. Habang lumulusong si Midas sa ilog, ang batik ng mga ginto ay natanggal sa kanya at nahalo sa mga buhangin. Bumalik agad siya sa kastilyo. Sa hardin ay nakita niya ang mga rosas na bumalik sa pagiging pula at humahalimuya kagaya ng dati. Marigold! Tumatakbong lumabas si Marigold para siya ay salubungin at niyakap ang ama. Sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang ipinagdadasal. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagsusuot ng kulay pulang talukbong na nagdadala ng mga handog para sa kanyang lola. La 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 la. Habang kumakanta, dumaan siya sa kagubatan at naglilibang nakatingin sa mga magagandang bulaklak sa paligid, sa mga ibon at paru-paro. At sa isang katangi-tanging bahagi, siya ay nagambala sa pagtingin sa mga makulay na bulaklak. Nag-isip siya, mas magiging maligaya yata ang lola ko kung idadagdag ko itong magagandang bulaklak sa dalakong alak, cake at tinapay. Pero sabi ng mama ko na dapat dumiretso ako sa bahay ni Lola at hindi magpagambala o makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Pero ang pagpitas ng mga bulaklak hindi naman tatagal.
Hindi niya inintindi ang babala ng kanyang ina at pumunta siya sa landas tungo sa maraming bulaklak at nagsimulang manguha ng mga bulaklak. Habang naglikom siya ng mga bulaklak, nakakita siya ng mga berries sa may kagubatan. Umungal ang kanyang tiyan. Oh, nagugutom ako. Sigurado ako na hindi magagalit si Mama kung mapipiesta ako sa mga berries. Lumiwanag ang kanyang muka at nagdagdag pa. At maaari din akong magdala nito kay Lola. Oh, at mamahalin niya ako nito. Pumunta pa siya sa kaloob-looban ng kagubatan at namitas ng mga berries. Nang bigla na lang may narinig siyang ingay sa pulumpong na nasa kanyang likuran. Bigla na lang may malaki at masamang lobo na lumapit sa kanya. Medyo natakot siya pagkakita niya sa lobo. Ano ang ginagawa mo dito, maliit na bata? Magiliw na nagtanong ang lobo. Papunta ako sa bahay ng aking lola na nakatira sa may kagubatan, malapit sa batis. Mag-isa lang siya kaya bibisita ako sa kanya. Mabait na sumagot ang batang babae na may suot na kulay pulang talukbong. Ako nga pala si maliit na batang may pulang talukbong. Mauna na ako sa iyo para ipag-alam ko sa iyong lola na paparating ka na at para makapagpatuloy ka sa pagpitas ng mga berries. Tusong sinabi ng lobo. Oh, maraming salamat, Ginoong Lobo. Pakisabi na rin sa kanya na may masasarap na pagkain akong dala. Matutuwa siya. Naisip ng lobo. Parang napakaganda ng araw ngayon. Maaari ako lumunok ng matandang babae na siyang sagot sa aking gutom at ang maliit na bata bilang panghimagas. Nagmadaling tumakbo ang lobo papunta sa bahay ng lola. Patuloy namang namitas ng mga berry ang maliit na batang nakatalukbong na pula hanggang kanyang natanto na nawawala na pala siya. Sa tingin ko ay nawawala na ako. Paano na kaya ako makapunta sa lola ko o makauwi sa amin? Nalungkot siya at umupo na lang sa paanan ng isang kahoy at umiyak. Sana hindi ko ipinagwalang bahala ang babala ni inay. Habang siya ay umiiyak, may mga ngaso na dumaan at nakarinig sa kanyang iyak at sinundan ang tunog nito hanggang nakarating sa kanya. Ano ang ginagawa mo dito, maliit na bata? Papunta ako para bisitahin ang aking lola na nakatira sa kabilang kagubatan, malapit sa batis, ngunit nawawala ako sa daan. Napakadelikado ng kagubatan ito. Marami ring mababangis na hayop dito. Halika, tutulungan kitang makarating sa bahay ng lola mo nang ligtas. Mababangis na hayop? Pero parang mababait naman sila. Meron akong nakatagpo kanina sa Ginoong Lobo. Ang tuso at malupit na lobo? Patagal na ako naghahanap sa kanya. Nasaan na siya? Umalis siya para mapagsabihan ang lola ko na dadating ako na may dalang mga masasarap na pagkain at malapit na akong dadating doon. Oh, maliit na bata, kailangan tayong magmadali at pupunta tayo sa bahay ng lola mo. Baka delikado ang buhay niya. Natanto na maliit na batang may pulang talukbong na isang pagkakamali ang pakikipag-usap sa malaking masamang lobo. Nagmamadali siyang maglakad kasama ang mga ngaso dahil labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang lola. Pagdating nila sa bahay ng kanyang lola ay kumatok sila sa pinto. Nakarinig din sila ng boses sa loob. Sino yan? Si maliit na batang may pulang talukbong, lola. Nandito ako para bigyan ka ng mga masasarap na pasalubong. Oo, oh, pakiusap. Pumasok ka, mahal ko. Bukas ang pintuan. At sinabi ng mga ngaso, kailangan pumasok ka at puntahan ang iyong lola habang magbabantay ako sa bahay niyo laban sa lobo. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita ang lola na nakahiga sa kama. Pero iyon pala ay ang lobo na kinain ang kanyang lola at nagkukunwaring si lola at humiga sa kama. Nakakaiba ang itsura kung kaya tinanong niya. Lola, bakit masyadong malaki ang iyong mga mata? Para mas lalo kitang makita, mahal ko. At bakit naman malalaki ang iyong mga tenga? Para marinig kita ng mabuti, mahal ko. At bakit naman masyadong malaki ang iyong ilong? Para maamoy kita mabuti, mahal ko. Nakita niya ang matulis na mga ngipin at nanginginig na nagtanong. Bakit naman matulis at malaki ang iyong mga ngipin? Lumundag kaagad ang lobo mula sa kama at pumunta sa kanya. Para manguhi kita na mabuti, masarap kang panghimagas. Sumigaw siya ng malakas at dali-daling pumasok ang mga ngaso at napatay niya ang lobo.
dali-dali niyang binuksan ang tiyan ng lobo at nasagip din ang lola. Masayang-masaya ang maliit na batang may pulang talukbong na makita muli ang kanyang lola. Nagyakapan silang dalawa at tumingin sa mga ngaso at nagsabi, "Maraming salamat, tiyuhin ko. Sabayan at samahan mo kaming kumain ng masasarap na pagkain." "Masarap na pagkain? Wow! Oo, kakain ako." Nagtawanan sila at masayang tinamasa ang cake, tinapay, berries at alak.